So itong aking block na 10mm, pinoporting ko siya ulit, ano. So kasi ito, yung port ko dito hindi naman masyadong aggressive. Naka-design lang to nung naka 21mm ako na carburetor, no. So ngayon naka 28 na ako. Feeling ko kasi meron pang ilalakas sa dulo. So bitin pa ako, kaya pang pataasin yung RPM. At saka walang masyadong torque sa higher RPM, no. So sa arangkada at saka gitna lang yung dulo, may RPM naman siya, pero parang wala nang galit yung makina. So ang plano kong gawin dito is gawin kong mas aggressive ng konti pa yung porting. So dadagdagan ko ng konti yung magdadagdag tayo ng konti sa duration nung intake at saka auxiliary, yeah, medyo madilim, at saka itong exhaust, konting-konti lang naman yung idadagdag ko. Tapos yung auxiliary port, palalakihin ko yan na halos hindi naman pwedeng kasi laki ng intake mismo yun, ng transfer port, pero palalakihin ko yung auxiliary port. Okay, tataasan ko ng konti yung duration. So yung duration tsaka sa timing, hanap na lang kayo ng ibang video kung paano ginagawa yun. Doon sa mga previous video ko, nabanggit ko naman na yan. So ngayon lang, inuuna kong palakihin itong pinapaluwag natin tong ports dito sa ilalim. Ayan, oh, pinapaluwag natin yan as compared dito sa dati na pinalish ko lang. Okay, so yan, pinapaluwag ko na. I'm not sure kung kitang-kita masyado, kung kita nyo, no, pero ito, napaluwag ko na tong right side. Itong left side, hindi pa. So paluluwangin din natin yan, paluluwagin natin. Tapos mamaya pag maluwag na siya parehas, papalish natin, and yung duration dadagdagan natin dito. Patataasin. Yung ilalim niyan, okay na, ipapalish ko lang ulit ng konti. So pag naka-bottom dead center diyan, yung piston ko pantay-pantayan sa ilalim nung exhaust ng auxiliary transfer port at saka nitong boost port. So pantay-pantayan. So ang dadagdagan ko is itong itaas, yung duration sa taas, ano. So para mas tumagal ng konti pa yung duration niya, and magkaroon tayo ng top end power. So yung pagkuha ng duration, ng timing, o kung gaano kalaki yung inyong mga ports, pwede nyong gamitan yan ng degree wheel. So hanapin nyo na lang sa ibang vloggers kung paano lang yung ginagawa. Pero sa akin, usually rule of thumb, ano, kagaya nung ginagawa nung mga nauna pa sa ating mekaniko nung araw, nung hindi sila nagde-degree wheel. So ang ginagawa nila, itong duration ng exhaust, ayan, yung butas ng exhaust, ang ginagawa nila dyan as a rule of thumb is kalahati ng iyong stroke. So kung gano'ng haba yung stroke mo, half of that, yan yung sukat in millimeter nitong exhaust mo. Yung initial opening tsaka final opening, yun yung ginagawa nilang opening. Sa auxiliary naman, dito sa transfer ports, so half ng iyong exhaust port. So bali 1/4 of the stroke. So yun yung usual na sukat nila, no. Yun yung practice ng mga mas nauna pa sa ating mekaniko, yung mga hindi gumagamit ng degree wheel. Tapos ayun, yung boost port ipinapantay lang din. So sa pagpo-porting, nagkakatalo dyan yung pagalingan sa paggawa ng angle, ganyan. So kanya-kanyang trade secret, eh. Pero ayun nga, kung hindi ka technical sa degree wheel, yun yung pwede kong ibigay na tip sa'yo kung paano mag-porting, ano. So
yan, napalaki ko na yung transfer ports dito, no. Tapos yung duration niya, dadagdagan ko na rin ng konti. Medyo hindi lang makita na maayos, pero ipapalish ko pa yan. So, hanggang dito na lang muna. Pakita ko sa inyo yung finished product pag okay na. Okay, so yan, nabuo ko na yung makina ko, no. So, pinandar ko na ito kahapon, idle-idle lang. Hinataw ko na rin ng konti. And, nag-retune ako ng carb dahil sa pagka-port ko. Medyo nag-iba yung response ng makina nung natono ko yung carb, no. So, napansin ko lang dito, mas naging aggressive talaga siya. Ramdam talaga. Yung tipong dating 1/4 to 1/2 na piga, mas aggressive siya, ramdam ko. And, yung top end na RPM, mas may galit siya talaga. Ramdam mo na medyo torquey siya, tsaka mas matapang yung tunog. So, sound check lang natin. Thank you.